Lina namang natalo ang Los Angeles Lakers, mga kapatid. Pangatlong sunod na nga po ito, paniguradong nangangamba muli ang mga solid fans dyan ng Lakers dahil kahit kompleto na ang team, o nandyan na itong si Davis and nasilat pa rin sila. Panalo na nga po sana ang team nito pero para bagang biglang kinabahan pa itong si AD. Pumasok ang unang free throw niya with 3.7 seconds remaining na lang at natabla niya ang score. Pero ang pangalawang tira, dito na nagmintis. Halos hindi makapaniwala si Davis dito dahil panalo na nga biglang naging bato pa. Kaya ang ending ay humantong patuloy sa overtime. Dito nga sila nasilat dahil hindi na kinaya rin ng purple and gold sila Embiid. Nakascore lamang sila ng 2 puntos sa overtime. Aray ko po talagang napigilan sila ano. Samantalang ang 76ers ay naka 13 puntos. Kaya nagtapos sa score ng 133-122. Kung titignan nga po natin ay maalat ang nilaro nito ni LeBron. Pasintabi tayo dyan para sa mga solid fans dahil 9 out of 22 lamang ang field goals na naiambag niya. Kay Davis ay disenteng-disente sa 13 tinira niya. Siyam dito ang pumasok. Apat lamang ang hindi. 14 out of 14 sana ang free throw nitong si Davis, mga kapatid. Kung hindi lang nang dahil sa isang mintis niya sa last second pa sa fourth quarter. Napaka-crucial nga po yun dahil kung pumasok yun, abay, nakuha pa nila ang panalo. Ano? Para sa 76ers, 38 big points po ang naiambag nitong si Embiid. 14 out of 19 ang shooting nito. Napakalaking ambag talaga ang laging ibinibigay nitong si Embiid. Disente rin para kay Harden. 28 puntos rin ang naiambag nito. Pero eto na, bago pa man nga po magsimula ang laban ng Lakers at 76ers, para bagang may pinapahiwatig itong si Looney Walker kay Davis. Marahil ang iba na pataas ang kilay dito sa biglang sinabi niya. Di nga po inaasahan to ng kahit sino. Si Davis ba naman ang tila pinariringgan mo, pangalawang superstar to ng team. Pero marahil para sa iba positibo naman to. Galing nga po mismo sa bibig nitong si Walker na dito nga daw siya talaga nagwo-worry kay AD. Kahit pa nga daw nandyan na nga siya sa team, nag-aalala talaga siya. Bagamat wala na naman siyang sinabi kung saan siya nag-aalala kay Davis kung sa pagiging prone ba nito sa injury. Pero sabay bawi nga din na unstoppable at great player ito. Samantala itong babyface assassin ng Golden State Warriors na si Steph Curry. Abay may biglang inamin rin kung hanggang kailan nga lang daw siya magtatagal sa ligang ito. Nagulantang nga po ang lahat sa biglang inamin ni Curry. Kakapanalo pa lamang ng kampinato biglang may naisip ka na agad na ganito. Tila bago nga po ang ganito dahil dapat naghahangad ka pa na manalo ulit. At bata pa rin naman kahit papano itong si Steph 34 anyos pa lamang po itong si Curry kaya malayong malayo pa rin paglalakbay. Si LeBron nga nandyan pa rin at may asim pa. Kayang-kaya pang makipagsabayan sa mga batang manlalaro. Hindi pumasok sa isip niya ang ganito. In fact, gusto pang hintayin ang anak niya na makapaglaro sila ng sabay sa liga, di ba? Parang may ibang iniisip yata itong si Curry, mga kapatid. Napaka-disente pa rin naman ang kayang magawa nito ngayong season. Kaya wala kang dapat ipangamba sana. Nang matanong nga si Curry hinggil dito, wala nga daw paraan para ma-fast forward ang panahon. Kaya wag nga daw magmadali kung kakayanin mo pa ba. Katawan mo na nga lamang daw ang magsasabi sa'yo kung kaya pa. At hindi pa rin naman daw niya nakikita ang sarili niya na mabagal na. So yun nga, hindi nga dapat magamba lalo na mga solid fans dyan ni Curry. Mataas pa rin ang kumpiyansa niya na yakang-yaka pa rin niya makipagsabayan ano. Hindi niya kailangan maging super athletic din para maging best sa ligang ito. Dahil napaka-shooter nga po talaga niya, di ba?